What is up guys? For today's video, we are going to draw a Tarsier. Kung hindi mo pa alam kung ano ang Tarsier, stick around, this is Ian and welcome to our YouTube channel. So abang dinodrawing ko yung ating Tarsier, gusto ko lang magbigay ng mga fun facts about Tarsiers. So Tarsiers are basically small primates na kalinya ng mga unggoy at saka ng mga apes. Ang Tarsier ang may pinakamalaking mata among mammals when it comes to body ratio. Sa sobrang laki ng mata niya, kailangan niya ng mas malaking eye socket. Almost half ng kanyang skull is for eye socket. So kumikita ninyo sa picture natin, ganyang kalaki eye sockets na kailangan para ma-contain yung mga mata niya. Kaya rin nilang ikutin yung ulo nila ng 180 degrees. Imagine kung kaklase mo to. Kaya niyang makita yung mga sagot ninyo yung 180 degrees. Sa group ng mga primates, only tarsiers are carnivorous, which means most of their diets is from meat. Nagre-range yung mga kinakain niya from small insects to lizards and small animals. So yung mga tarsier, kapag nanganganak sila, kapag nilabas nila yung baby nila, almost kasing laki na nila or 30% ng katawan nila yung laki ng baby nila. And ito pa ang twist, kapag nanganganak sila or lumabas na yung baby sa katawan nila, full grown na ito, bukas na yung mata nila, may ipin na rin at saka fur. So imagine para kang nanganganak ng isang 3-year-old na baby. So yung katawan nila binuo para tumalon-talon sa mga puno or tulip between the trees. Yung mga daliri nila is mahaba and their legs are built para tumalon. Yung mga daliri nila kung titignan ninyo, may kukumpare natin siya dun sa mga daliri ng mga green tree frogs, which is also sticky and ginagamit nila para makakapit sa mga puno at saka sa mga branches. Sadly, they have bad night visions. So ibig sabihin, malabo yung mata nila sa gabi. Though nocturnal sila, but their eyes are not equipped with the ability para makakita ng maayos sa dilim. The reason kung bakit nangyari to is because nag-evolve sila from diurnal or sa umaga sila nag-hunt to nocturnal animals or yung mga animals na gising kapag gabi na. That's why yung mga mata nila is pang daylight pa rin. Malay natin, after ilang years, ma-develop nila yung ability na makakita sa gabi. Mas makakita sa gabi. So yung malalaking tenga nila, hindi lang yung design. Kasi talagang ginagamit nila yun. Whenever hindi sila makakita, ginagamit nila yung ears nila para malocate nila kung nasaan ang gagaling yung sounds. Just like bats, dahil nocturnal animals na sila, gumagamit sila ng echolocation. So yung echolocation means ginagamit nila yung sound vibrations para malocate yung kanilang prey or yung mga bagay na nakapaligid sa kanila. So sobrang linaw ng pandinig ng mga tarsiers, para kang laging merong ASMR sa tenga mo. So kahit yung maliliit na kiskisa ng daliri mo, naririnig nila yun. Kung tatanungin nyo kung kaya nilang mag-stealth mode, for me, kaya naman nila mag-stealth mode kasi minimal yung kilos nila and hindi sila nag-iingay. Well, gumagamit sila ng mga vocals or gumagamit din sila ng huni nila, pero most of the time, tulog sila, lalo na sa umaga. But it doesn't mean na tulog sila all day around. As of the moment, meron tayong 13 species ng tarsiers. And isa sa mga species na to ay matatagpuan sa Pilipinas, which is yung Carlito siricta. Sadly, the population of Philippine tarsiers are decreasing. So kung sino man maaabot ng video ko na to, please, kapag nakakita kayo ng tarsier or nakahuli kayo ng tarsier, i-let go nyo na lang sila or dalhin sa pinakamalapit na wildlife center sa inyong lugar. Next ang ating gagawin is ipapakita na natin ang ating finished product, finished drawing. So basically, nilagyan ko siya ng mga spy gears, yung goggles, yung mic, yung walkie-talkie, yung pants. But I hope you like it. I hope you learned something from our video. Shoutout kay Lori, kay Ira, kay Levy, kay Nino, kay Christian, and kay Rolando. If you love this video, please leave a like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel for more videos. As always, stay weird. Peace out.